alam nyo ba mga momshi, si Aiah tsaka si Gwen naman ay umalis kayo sa camp sa gitna ng training dahil napanghinaan daw sila ng loob. Bakit? Pwede niyong i-share sa amin? Kasi importante na nalalaman natin. Oo. Kasi hindi basta-basta. Yes, Aiah, you wanna go ahead? Yeah po. Noong una po, nabigla po ako. Kasi hindi po ako talaga sumasaya, kumakanta. Hindi po ako sa performer. Kasi yung nga before, nag-model, nagpa-pageant. Tapos, akala ko nga po like, pupunta ako dito sa Manila for 2 months lang. Tapos, bigla akong pinasok na, ayun pala, mag-training. So, parang nabigla po ako. Di ko na gets kung ano ba itong mga ginagawa. And then, like, na-confuse ako, na-frustrate. Feeling ko, hindi ito para sa akin, na hindi ako dapat dito. Tapos, nakaka-pressure din po kasi, ayun po, bago po ako, tapos may experience na yung iba. So, kailangan talaga mag-catch up ng catch up. Pero, ayun, bumalik naman po ako. And, mahirap po siya kasi mas naging doble yung pag-catch up ko po. Pero, nagawa naman po. At saka, tinulungan po nila ito na ngayon. And you were welcome to come back. At least, nandiyan pa nakabukas pa yung pintuan sa pagbabalik mo. So, ibig sabihin, talagang this para is for you. Yes. Yes, Gwen. Opo, yes. Katulad po ni Ate Aiah, nagmamodeling. Ay, bawal magpareho. Kasi po, before din, nagmamodeling din po ako. Tapos yung school. Tapos, nung nag-PBB po ako, bigla po napasok dito. So, parang na-shock pa po ako sa environment, ganun. Tapos, yun, naisip ko yung mga nagagawa ko before, which is pag pumasok ako dito, parang hindi lahat yun magagawa ko na palagi, ganun. Kasi since yung responsibility nga po dito, tas since hindi rin po ako ganun kagaling sumayaw, hindi pa ako sumasayaw before, eh dito talagang performing all out talaga, training, tas yung katawan ko din na nibago sa workout, yun, sa lahat po ng training, dun po ako nag-adjust din, yun po, nag-isip-isip po muna ako, then, nagpapasalamat po ako kasi binigyan po ako ng chance na makabalik po dito. Si Mika, ikaw naman.